In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Jesus tells us today that as God's children, you have to imitate His love, which does not limit itself to good people. As believers, we should not remain passive to evil and injustice around us. May this Eucharist be the soils of our courage and strength. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Thank you.
wonderful things you may carry out in both worthily that which is pleasing to you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. First letter of St. Paul to the Corinthians.
Brothers and sisters, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For the temple of God, which you are, is holy. Let no one deceive himself. If anyone among you considers himself wise in this age, let him become a fool, so as to become wise. For the wisdom of this world is foolishness in the eyes of God. For it is written, God catches the wise in their own ruses, and again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are vain. So let no one boast among human beings, for everything belongs to you. Paul, or Apollos, or Cephas, or the world of life, or death, or the present, or the future, all belongs to you, and you to Christ, and Christ to God. The word of the Lord. Thanks be to God. Jesus said to his disciples, you have heard that it was said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say to you, offer no resistance to one who is evil. When someone strikes you with the right cheek, turn the other one as well. If anyone wants to go to law with you, offer your tunic, hand over your cloak as well. Should anyone press you into service for 1 mile, go for 2 miles. Give to the one who asks of you, and do not turn your back on one who wants to borrow. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father, for he made his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. For if you have loved those who love you, what recompense will you have? Do not the tax collectors do the same? And if
You greet your brothers only. What is unusual about that? Do not the pagans do the same? So be perfect, just as your heavenly Father is perfect. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Ngipin sa ngipin. Bahagyo na kung saan ay pinaalala ng kundang mata sa mata. The law is not entirely bad. Kasi naging bahagi po yan ng kasaysayan ng sa katauhan mula pa po noong unang panahon. It was with them for millenniums. Hindi lang po daang taon, libo-libong taon. Pero bahagi ng buhay kapal na kahit na po dalawang libong taon na rin ngayon ay nakikita natin na may mga tao pa rin na dito nakapasa. Sabi ko, hindi naman masama ito sapagkat sa ito ay ipapantayan na kung saan ay nagkabay sa tao na para huwag lalong magkabulot. Kasi kapag ito ay halimbawa na lamang may pinatay sa mga mag-anak mo ay gusto mo makaganti. Siyempre, pagkatanggol nila yung kanilang kamag-anak. So, magkakaroon lamang ng clanwars. So, para maiwasan, ano yun? Yun yung pangunahing batas. Ngipin sa ngipin, an eye for an eye. Bakit? Kasi, or else, lalo magkakagulo. Yung pong batas na yun, ang mga Muslim, mayroon po silang tinatawag na yung credo, no? Nakabase po yun sa pangunahing batas na yun, an eye for an eye. Pero bakit nais ng Diyos na lagpasan natin ang batas na ito? Nais ng Diyos na higitan natin ang batas na ito na mata sa mata, ngipin sa ngipin. Dalawang puntos po ang nais namin bigyan ng pag-ibilang. Una, bagamat napangit po na muna po ito last Sunday, ay nais kong bigyan ng diin pa rin ang gagayon. Bale, na yung panyaya ng pumikapag, sapagkat kung yung batas ng ngipin ng sa ngipin, ang ayon po rin ay ano ito? Ito ay punitive. Ito ay batas na kung saan ay din para ka lamang parusahan. Kasi gusto ko lamang makapawi. Gusto ko lamang na yung dinanas ko, matanasan mo rin. Pero yung panyay ng pumikapal ay, well, okay yun. Bahagi yun. Pero hindi lamang dapat lumagpas doon. Ano yung nais natin bigyan ng pansin? Sabi ko rin kung nakarapig ko, it should be restorative. Ano yun? Kinakailangan maibalik ka ulit sa dati. Bakit? Kasi alam natin, kapag may nangyaring krimen, may nangyaring kasalanan, ay maliwalag na kung saan yan, wawa sa akin ka noon. Dudurugin ka noon. Babasahin ka noon. It will shatter you. Either you are a victim or a victimizer. Kahit nasabihin mo, hindi mo sinasadya. Sabagat gawa ng pangyayari yun, ikaw ay magdadanas ng ganitong uri ng pakilala. Something was lost. Something was broken.
So ano yung paanyain na kung saan ang buhay ka ba? Na may pakita mo, kapag ikaw ay naging wasak, na kinakailangan na kimabuo. At ito ay hindi sinasagot lamang ng batas na an eye for an eye, a tooth for a tooth. Kinakailangan na mabigyan pa. Kaya po, binigyan tayo ng halimbawa sa Ebanghelyo ni San Mateo na ipinawamanig ko ngayon sa araw na ito. No? Kung isa sabihin nga siguro natin, ano ba ito? Ayaw ko ni Jesus na paglabanan ng kasamaan. Kasi ano po po yung sinabi rito, no? Ang sabi po rito sa Ebanghelyo ni San Mateo, kaya rin, offer no resistance to one who is evil. Nawalan ba na pababayaan naman natin ang kasamaan? Hindi o. Ito po ay sa pagkaninanais naman ng buong kapatanin. Kinakailangan na hindi sa pamagitan ng bahas na ang kasalanan at ang kasamaan ay mapagalabanan. Saan? Sa pamagitan ng mabuting gawa at pagmamahal. Love and good works. Yun yung sagot. Kaya na po yung pinahayag rin po sa unang pagbasa sa aklat ng Leviticus. Anong sabi po rito sa aklat ng Levitico na ipinahayag po ng Diyos sa pamagitan ni Moises? Anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, tell to the Israelites. Ano yung sasabihin? Na do not incur sin because of him. Huwag kang magkakasala gawa niya o gawa ng pagkakasala niya. Kahit na ikaw ang pinagkakasalanan. Kaya po yung mabibigat yung halimbawa na ipinigil mo sa atin sa Ebanghelyo, katulad po halimbawa ng halimbawa. When someone strikes you on the right cheek, turn the other one as well. Well, tayo mga tao, kapag tayo sinampal, ano yung maging reaction na yun? So, palitin natin. At ano mangyari? Kapag ang pagkabasihan naman natin ang batas ng tao, ang batas ng ipin sa ipin, hindi yan sampalin ka uli. Ano ulit ka rin? Sasampalin mo uli. Yan ang mangyari. Magsasampalan lang kayo. Pakapalan na lang kayo ng mukha. Kaya, paano hindi po papatigil? Ah, iharap mo pa yung kabila. Siguradong hindi ka na rin babalikan. Kasi, hindi ka bumanti sa kanya. Natapos na yung kanyang ginawa. Ano ba yung binanggito rito? If anyone wants to go below with you, offer your tunic and offer your cloak as well. Kung may tao raw na ikaw ay sinasampahan ng kaso para makuha ang iyong baro, ibigay mo pati ang iyong balabal. Parang sinabi na, sinampahan ka para makuha yung kotse mo, ibigay mo pa rin pati yung bahay. So bahagi yun na kung saan ay yun yung amo na pinapahayag ng buong ikapag. Ano pa rito? Should anyone press you into service for 1 mile, go for 2 miles. Yung po mga Roman citizens ay mayroong pribilehiyo during the Roman Empire na colonial rule, no? Na kapag may dala-dala ako, pwede kong ipadala sa iyo basta hindi ka Roman citizen ng 1 kilometer or 1 mile. So Europe, so doon ba ka tawag ngayon 1 mile, sa ating kilometro, ay ibig sabihin, at yun ay ginagawa kuminsan ng mga Roman citizen, para may ipakita nila na I am superior than you. Kasi colonized ka namin. So, kaya, ipapasal sa iyo. At kung isan, dahil lamang napagtupan ka, ay ipapasal sa iyo
na 500 meters, tapos ipapalaw din sa iyo. Hindi, nasa loob pa rin ng isang kilometro. Bakit? Napagpulpan ka lamang. Gusto ang gawa ng masama. Anong sabi ni Jesus? Do it for 2 months. Tagtagan mo para lalo siyang tumingin. So, ibig sabihin, bahagi yun ang pagkilos na kung saan at yun ay matutunan lamang. It's not because of punitive. Kasi ano yung bahagayan ng buong minamat? Restorative. Kinakailangan binubuungan muli. Gawa ng pagpapakaw sa iyo ng kapalusahan. At maging maliwanag sa iyo na kahit na ipataw sa iyo yung kapalusahan, dapat maging maliwanag na kaya ipinapataw ito ay para ka muli mabuo. At hindi lamang ito tumutugon sa biktima. Maging ito ay tumutugon sa nang biktima. So, ano pa rito? Give to anyone who has of you. Nangihingi. Nangihingi ng isang daan. Bakit? May presyo naman yung nangihingi. Hindi, ibigay mo lamang kung ano lamang yung gusto mo. At ano lamang ang kaya mo. Meron dito na pinakit na alin. Do not turn your back on those who wants to borrow. E Padre, gusto nila din ay 1 milyong piso. Hindi, ano lang ba yung kaya mo ipahiram? Ah, kumisa, yung ipapahiram mo na kaya mo lamang na maging maluwag sa iyo na yung pahiram na bigay. Alam niyo, kumisa, gawa mo kasi kuminsan kaya hindi natin ginagawa yung dalawang bagay ito. Kasi gusto natin may balik. Yun ang palagi natin panya. Kaya kung yung maalala, kung naging bahagi mo ito ng mga scammers, o sige, ay mag-invest ka. Nag-invest ka naman kasi bakit? Ay 40%. 40% daw yung interest bawat buwan. Eh sino nga namang hindi may engano? Alam niyo, kung minsan yung mga scammer, dahil pinapakain nila yung aming paghihintahaman para saktanin natin sila, pero hindi natin alam. Bait pala yun para makuha nila yung kanilang gusto makuha. Kaya, maging bahagi yun na kung saan ay nawa, may sakatuparan natin yung mga bagay na ito. Pero bakit natin gagawin yung mga bagay na ito? Sa mga hindi lamang kasi yung pamantayan natin ay para lamang mapag-usahan. Yun ang lahat ng pahayag ng buong kapag. Do not incur evil because of him. Huwag kang gagawa ng masama kahit na ginawan ka ng masama. Gawa mo pa rin siya ng mabuti. Bakit? Kasi buo ka. At binubuo ka na nabagdin na karanasan. At nais mo may ipakita na ito ay pumubuo sa iyong pagkatao. Kahit na kumisan, may mga taong nagnanais na wasakin ang iyong pagkatao. So yun po yung una. Na makita natin na it's not only punitive, it should be restorative. Hindi lamang para ibigay yung kaparusahan, ngunit para maging buo ikaw na naging biktima o naging ng biktima. Pangalawa, bahagi po ng pagkilos na kung saan ay nais na pinamanik. Sabagat, sa susunod po, may mas mabigat lalo. Ano sabi ko dito? But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. So, mahalin mo ang mga taong namumuhay sa iyo. Mahalin mo ang mga kaaway mo. Ilan mo sa bigat ito? Pero yung pangalawa, bakit mo kaya ka, kahit bakit mo gagawin yun? The supremacy of love. Kinakailangan ang banyay ng buong may kapalialit. Kasama palagi ang pag-ibig.
sa buntot. Kinakailangan ngayon, palaging una ang pag-ibig. The supreme law of love. Una palagi ang pag-ibig. Yan ang bahagi po ng ikalawang pagbasa. On the first letter of St. Paul to the Corinthians, na narinig ko natin, anong sabi na sabi ni San Pablo? Na you are the temple of the Holy Spirit. Bakit ang templo ng Espiritu Santo? Sabat namamayani sa iyo ang Diyos. Bakit namamayani sa iyo ang Diyos? Sabagat ikaw ay napupuno ng pagmamahal. Kapag ka nagmamahal, nasa iyo ang Diyos. Ikaw ay naging templo ng Espiritu Santo. Sabagat ikaw ay umiibig. Hindi lamang sa pag-ibig ng tao. Hindi lamang sa larangan na ipinamaniko natin. Kunit yung pag-ibig na kung sa aralin, ang pag-ibig na makatulad sa pag-ibig ng Diyos. Yung nagmanggap sa subtulan na kaya mong magmahal kahit na doon sa kaaway mo. Sino kaya po ba? Kaya po mo yung maaalala. Sinabi ko rin noong nakarating ko na anong sabi ko? Justice without love is brutality. No? Brutal ka kapag ikaw ay gusto mo ay katarungan, pero wala kang pag-ibig. Kinakailangan palaging kasama ang pag-ibig. Palaging una ang pag-ibig. Kapag po economics without love, ano? Distracting. Ito ang nakaraan po mga itong linggo. Nakita po natin, no? Na pinasuspend o pinasara na Secretary of Environment then Gina Lopez sa 72 ako na binahan na nagmimina along the watershed. Hindi lang upa sa ata suspend, talagang ni-revert. At bahagi yun ang pagkainos na kung saan alin ay yung ipinahay na kasi naging bahagi po ng pagninilay kasi mayroong binubuo ng diocese ang mga paaring laudatusi. At nais na bigyan pansin na suportahan natin yung Secretary of Environment sa usapin ng environment. Kasi bakit? Kasi makita natin na yung mga kapatid natin na kasi yung minahal, maraming pera yan. May pera yan, kaya makita po natin. Pero anong nakita po natin? Dumating ang minahal sa isang mahirap na lugar. Pagkatapos na maubos ang mina, umalis ang mga minahan, nakuha yung mina, pero yung lugar, mahirap pa rin. At hindi lang yun, ano? Umalis sila na alin, nasira ang tagubatan, sira ang lawa, nasira, baka bakit? Hindi kasi na-monitor ng maayos yung mga nagbibina. At ano kong sabi? 70 plus yung ni-revoke yung ni Secretary Gina, yung kanilang pagbibina. Alam mo kung bakit? Ang kita mo, 70 plus, pinta natin ako, ang dami-dami. Di wala mo lang tayo makita ang minahan. Alam mo kung bakit nasa kayo dito ang minahan? Nasa Mindanao. Kaya po kumisan, kaya po siguro makita natin, hindi matigil ang labanan sa Mindanao. Bakit? Gawa ng minahan. Ang daming mina. Pero hindi umuulat ang mga tao roon. Bakit? Ay, hindi na, ano?
May pera nga na umiikot, pero walang pagmamahal. Yumaman ang mga nagmimina, yung tao. Yung tao ay hindi yumaman. Bakit? Walang pag-ibig eh. Walang pag-ibig. Kaya yung mabahagi yun ako sa liwan natin kalimutan, palaging kasama ang pag-ibig. At palaging una ang pag-ibig. Kaya nga, bahagi yun ako sa makita mo natin, alam mo kung isang sista ng simbahan, na tayo palaging binabatikos gawa ng ating pamantayan. Makita mo natin kahit na sa social media, minumura tayo. Kung isang anong tendency natin, murahin din natin. Pero hindi. Bakit? Kasi nga, kung maluwagan sa iyo natin, una ang pag-ibig. Maitindihan natin natin, ah, baka nagbumura yan. Siguro kasi yun ang kinlang kinakilakihan. Palagi na lang silang nakakatanggap ng mura. Kaya wala na silang ginawa kundi magmura. Ibibigyan mo pa ng mura. Wala ka may dagdag sa kanila. Yun ang kanilang buhay. Ang buhay na puro ng mura. So ano may ibibigay mo? Huwag mong murahin. Unawain mo sila. So magpakita natin na kung saan ay baka sakaling sa pamamagitan nun, sila ay magbago. At yun yung pamantayan na makita po natin. Pagmahal. Palaging kasama ang pagmamahal. Iba paano ba yan, Father, kapag nagmamahal ka, may katarungan ba? Kapag ka nagmamahal, mayroon bang progress? May economic gain ba dyan? Kapag ka ba nagmamahal, ikaw ba ay magkakaroon ng kapayapaan kung ang pagmamahal natin ay katulad ng pagmamahal ni Jesus? Ay sigurado po, kasama dyan ang kapayapaan. Kasama dyan ang katarungan. Kasama dyan ang paglago. Pero unahin muna natin yan rin, kinakailangan palaging una ang pagmamahal. So, kaya nga po, medyo may kabigatan. Sabi nga ay, Padre, paano tayo, paano natin magagawa yan? Tao lang tayo. Kaya lumapit tayo kay Jesus. Lumapit tayo kay Jesus. Siya lamang ang makapagtuturo sa atin. Siya lamang makapagbibigay tayo ng lakas para tunay na magmahal katulad niya. Kaya po, nilagay ko dyan sa gitna. Pagkapatid, di ba masyadong ayos yung puso, malaking puso, kulay pula. Hindi lamang sa bad ngayon ay Valentine's Day. Para sa atin dapat ipakita natin na rin araw-araw ay Valentine's Day. Hindi lamang tuwing February 14. Kasi yun ang ako ay pinapahayag ng pumigapan. Dali, kinakailangan palaging kasama ang pag-ibig at palaging nauuna ang pag-ibig. So tayo kukuha ng lakas kay Jesus. Lalo-lalo sa during the celebration of the Holy Eucharist. Kung nahirapan tayo umibig, lumapit tayo sa banal na Eucharistia. Humingi tayo ng tulong, magsimba tayo palagi pag-araw ng Linggo at Pesang Bakiling. Humingi tayo ng tulong, Panginoon, turuan mo akong magmahal sa mga tao, hindi ako minamahal. Turuan mo akong magmahal hanggang doon sa pinakadulo na ang trusin ay napakahirap magmahal. Kasi bakit? Yun ang perfection sa atin bilang mga Katolikong Kristiyano. Yung perfection sa atin ay hindi sapagkat napakagaling mo, hindi. Yung be perfect as our Heavenly Father is perfect, ano yung perfection na yun? Kapag ikaw ay marunong umibig. Kapag ang buhay mo ay ang buhay na palaging nauuna ang pag-ibig. Katulad ng ating Panginoong Jesu Kristo. Kaya hilingin natin, tuwing tayo magyuyo ng misa, ano yung pag-ibig na pinapakita ng Panginoon kapag? Lalo-lalo po sa sakramento ng banal na komunyon. Ganun yung pag-ibig ng Diyos, ibinibigay niya sa atin, sa anyo, ng isang kapirasong tinapay.
Pero ito yung dalawang punto sa nais kong ibigay sa inyo ngayon sa araw na ito. Kung bakit kinakailangan natin lagpasan ang batas ng ngipin sa ngipin, mata sa mata. Una, sabagat yung paanyahin ng pagkapaan ay restorative, not only punitive. Binubuo tayo. Hindi lamang pinaparusahan tayo. Pangalawa, sabagat palaging una ang pag-ibig. The supreme law of love. Thank you.